At ngayon ang 10th anibersaryo ng panalalasa ng Superbagyong Yolanda, alamin natin kung ano na ba ang lagay ng mga programa para sa mga biktima. Suriin din natin kung napipigil ba ang mga kondisyong nagdulot para marami ang masawi sa bagyo. Ang special report, tinutukan ni Chino Gaston. Isa sa pinakamalakas na bagyong naglandfall sa kasaysayan ang Super Typhoon Yolanda nang rumagasa ito noong November 8, 2013. Base sa pag-aaral, hindi hangin o malakas na ulan na dala ng bagyo ang sinasabing sumira sa mga estruktura o kumitil sa buhay ng libo-libong residente kundi ang storm surge o daluyong ng dagat. Ito yung pagraragasa ng tubig-dagat papunta sa lupa na itinulak ng napakalakas na hangin ng bagyo. Kaya mga komunidad sa tabing dagat ang kasama sa pinakanapuruhan, katulad ng Tacloban City kung saan halos 60,000 kabahayan ang nasira. Para hindi na maulit ang matinding epekto ng storm surge o daluyong, nagsagawa ng relocation program ang gobyerno para ilayo ang mga residente mula sa baybayin at panganib. Pero hindi dito natapos ang problema ng mga naapektuhan ng bagyo. Ilan sa mga relocation site bukod sa malayo sa bayan kung saan nagtatrabaho ang mga residente, may problema sa supply ng tubig. Sa Knight Ridge relocation site, tila may piyesta tuwing malakas ang ulan. Kanya-kanyang ipon ng tubig ulan mula sa mga bubong ng bahay. At pagkakataon na rin ito para maligo. Kasi mahirap yung tubig dito eh. Kahit ayaw mo maligo, maligo na lang talaga para magkaroon ng tubig. Kasi mahirap tubig dito. Kapansin-pansin ang malalaking imbaka ng tubig na inilagay ng city government dito sa Knight Ridge. Ilang beses kada linggo, nagrarasyon daw ng tubig dito. Ang problema, hindi sapat ang supply para sa gamit ng mga residente. Ang mga may puhunan, nagpalagay ng deep well at ang tubig na nakukuha sa lupa, siya ring ibinibenta sa mga kapitbahay sa halagang 2 piso kada container. Simula nang lumipat ang mga residente, hindi natupad ang pangakong may dadaloy na tubig sa kanilang mga gripo. Hindi sapat dahil yung isang linggo, 3-4 na pag-deliver nila. Maraming gumagamit. Abos ka agad. Isang araw lang, minsan hindi pa nga kakasya. Paliwanag ng Local Water Utilities Administration, nabigyan naman ng water connection ang mga naunang housing units. Pero dahil nadagdagan ang mga proyektong pabahay, naging hamon ng mas maraming pagkukunan ng tubig. Ang ginawa po natin dito ay nabigyan din po tayo ng pondo. Nabigay po tayo ng pondo sa mga LGU na sila na po mismo ang mag-i-implement ng mga patubig sa kanilang mga respective LGUs para po ang kanilang mga housing units ay magkaroon na po ng mga patubig. Ang problema sa tubig at ang layo ng relokasyon mula sa bayan ang naging dahilan kaya hindi lahat ng bahay sa mga relocation sites ay tinitirhan ng mga benepisyaryo. Marami pa rin mga biktima ng bagyo ang piniling bumalik sa mga lugar malapit sa dagat kung saan kumukuha sila ng kanilang kabuhayan. Dito yung hanap buhay namin. Yung mga nag-aaral kong mga anak, nandun sila. Tapos pag punta naman sila rito, balik-balik lang. We have been doing a lot of administrative forced demolition because after all, they have been given already pabahay. Sa datos ng National Housing Authority, higit 31% sa 175,000 na naitayong pabahay para sa mga biktima ng Yolanda o mahigit 54,000 ay hindi tinitirhan ng mga benepisyaryo. Kaya ginagawa na raw ito ng paraan ng NHA, katuwang ang Local Water Utilities Administration at lokal na pamahalaan. Medyo malayo sa kanilang livelihood source. Most of these are, fisher folks. Yung water source, we ask the LGU for a certification whether there is a source for to supply water to the project, and they issue certification. That's why the project would push through, only to realize later na medyo hindi pa talaga available yung
water source. But we are addressing this issue. Patuloy ang construction ng NHA ng mga housing units sa mga relocation sites para makamit ang original target na 205,000 housing units. Bukod sa NHA, nagbigay din ng pabahay ang mga pribadong organisasyon gaya ng GMA Kapuso Foundation. Sa Kapuso Village sa Tacloban, 2,752 na individual ang nabiyayaan ng maayos, matibay at bagong mga bahay malayo sa panganib at di tulad sa ibang proyekto, kumpleto rito sa linya ng tubig at kuryente. Meron ding ipinatayong housing project ang Kapuso Foundation sa Palo Leyte para sa mahigit 1,000 individual. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Horas. Mga Kapuso, kasama niyo kami 24 Horas. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.